次の子。Ha? Ba't kailangan pa ako maglagay nito? Dahil kilala na nila ako? Parang ganun na yun. Kahit makatago ang katotohanan sa puso mo, makikita pa rin sa mukha mong nararamdaman mo. Ano ba? Kaya tinakpan mo mukha ako bago ako marap sa kanya? May kakayahan si Michelle para mabasa ang iniisip ng isang tao. Mabuti na yung ganito, ligtas ka sa kanya. Kahit anong galing niya, tao pa rin siya. Bidam, hindi mo siya kilala. Kailangan mo maging alisto lagi. Ko kasi hindi patas ang laban. Anong ibig mong sabihin hindi patas? Ayoko maging madali para sa akin. Naitago na sa isip ko dahil may takip ako sa mukha. Ono, handa ka na makipaglaro sa akin? Eh, galit na yung balita sa mga tao. Nako, totoo yan. Ako nga, sagulado ko na eh. Paano ba yun? Ano daw mangyayari? Pag naputol, ang sagradong angkan, babalik sa langit ang ika-anim na bituin. Hindi ba? Si Prinsesa Chonyo nga may hawak na ika-anim na bituin. Kaya sigurado, ang pagbabalik ng bituin sa langit, tumutukoy sa pagkamatay ng mahal na prinsesa. Ah, ganun ba yun? Oh, tama ka. Natumbok mo nga. Teka, paano naman yung iba pa nakasulat? May eklipse ng araw na magaganap. Ang araw, mawawala ng liwanag. Di ba ang ibig sabihin nun, may darating sa ating malaking sakuna? Pero hindi naman yung doon matatapos eh. Pag lumitaw ang mestro na ika-anim na bituin, muling magniningning sa gerin ang liwanag ng kalangitan. Ha? Kahit na, ang mestro na ika-anim na bituin, si Prinsesa Chonmyo, eh patay na siya. Kaya paano pa ulit lilitaw yun? Ha? Oo, Karo, tama siya. Magpupunto ba sa atin ang prinsesa? Hindi nyo alam ang ibig sabihin nun! Pahiya naman kayo! Ha? Yung pahayag na ikinalan sa buong bahay, naalala nyo? Ano pahayag yun? Ano pahayag? May gambal na anak daw ang hari, sabi roon! At yun ang pumutol sa sagradong angkan ng hari! Ibig sabihin ang mestro ng ika-anim na bituin, yung kaambal ng prinsesa! Heh! Hangal! Ibig mo sabihin, sa sandaling lumitaw yung kakambal ni Prinsesa Chonmyong, magniningning ang buong gerim sa liwanag ng araw, at magbubukas ng bagong kalangitan, eh kinamahan ka pala na magaling eh, puro kasatsat. Alam mo kung wala kang magawa matino sa buhay mo, wag mo nga kami idamay, umuwi ka na! Ano? Ako bang gusto mong pauwin? Nakaukit sa lapid ang ilang mga salita na nagtatag sa sila! Itaga mo sa bato yung pandak! Kahit nakaukit yung... Teka lang, sandali, tinawag mo akong pandak, ha? Huwag mo akong lalaitin! Tabachoy! Tabachoy? O ano? Papalaga! Oh, papalaga ko! Hindi ako maabis isa mo ang garapata! Ako mukhang garapata! Salita mo kang prinsipe na kadilimot! Tama! Ang lakas ng loob mo magkalat ng mga kasinungalingan! Wala bang sinasabi si Lady Michelle tungkol dito? Ang banal na babaylan, tagapag-ingat ng hari, si Lady Michelle lang ang maaari! Magsabi kung totoo itong mga nangyayari o hindi, kaya tumigil ka na! Naway mo, tumatalsik! Siguro na nagsabog ng katalinuhan tunog ka, no? Ayan eh! Nakaukit na nga sa lapid na nakaukit na! Eh, ano kung nakaukit na? Kahit nakaukit yun sa ginto o pila, kung hindi sinabi ni Lady Michelle, hindi yung totoo! Pag sinabi niya totoo, totoo yun! Wala tayong ibang dapat paniwalaan kung hindi siya lang! Naku, hindi ka lang... Sige nga, ipaliwanag mo sa akin! Ang tagal na lumitaw niya yung lapid ha! Matahimik yung Lady Michelle mo! Dapat may sinabi niya kung totoo nga yung nakasulat o hindi! Yobong mo! Huwag ka mailip! Maghintay ka lang! Magsasalita rin siya! Dahil ang tagapag-ingat namin si Lady Michelle, hulog siya ng langit sa ating mga nandito! Hulog ka ng langit dyan! Weh! Baka inulog lang siya ng langit! Ang ibig kong sabihin, kalahating batala si Lady Michelle ko at kalahati naman siyang tao, sipahin kita dyan eh! Para yun lang, hindi ka makaintindi! Aray ba? Mabuti pa, para hindi ka mapahamak, gayahin mo ako ha! Sumunod ka! Eto na, sabay-sabay! Ha?
aming Lady Michelle! Mabuhay ka! Lady Michelle, mabuhay ka! Lady Michelle, dakila ka! Lady Michelle, dakila ka! Kaya ayoko, ano ba? Gusto niya mapaniwala si Michelle na magaganap ang eclipse. At kapag naniwala siya, mawawasak ang kapangyarihan ni Michelle bilang babaylan. Pag sinabi niya ating hindi mangyayari eclipse, tapos biglang nangyari, may mukha pa ba tayong iaarap sa taong bayan? Pag sinabi niya may eclipse, at nakabalik na ang prinsesa, hindi niya mababawi pa mga sinabi niya. Nahuhuli ka sa patibulubok mo at saka iisip mo kung ano talaga ang totoo. Kung saan napatag si Michelle, doon po natin siya pabagsakin. Pag ikaw ang natalo, napakalaki na magiging kabayaran. Ito ang sabihin mo kay Prinsesa Lokman. Walang eclipse ang araw na magaganap. Hindi makakalisagsak ng mga pakanan. Sa pangalaman mo, ha? Anong ginawa ko? Mabibigo ba kami dahil sa akin?